Hello guys, welcome back to my channel. Magandang araw. So today is mag-unbox tayo niyan. Itong mumurahin na waxing polishing machine daw or waxer or polisher na nabili ko online. And then i-demo natin doon sa Miyoko. As you can remember, bagong pintal yun. May ni-repair ako sa paint, mga fix na may mga errors doon sa paint na inayos ko, hindi ko lang nagawa ng video, yung tinatawag nilang orange peel. So, ginawa ko doon is niliha ko ng 2000 and then magba-buff tayo para kumintab siya ulit. And then, so, simulan na natin yung unboxing. So, nakadon. Buksan ko na pala ito. So, for the sake lang sa video is ulitin ko na lang. Gawin ko na lang ng vid. So, sa all around sa box, sa picture lang naman ang pinakita. Tapos yung quick parameters niya. Yan, 12 volts rated voltage, powers 40 watts, and then battery line. Yung saksakan or yung wire niya for... Tapos yung kasama niyang mga items sa loob. So ito pala, dito tayo magkano ito, microfiber cloth. And then ito, wool pad. So sabi dito, wool pad or gloves is for polishing. And then itong microfiber is for waxing. Okay, so... Yan yung ito, your chef's guide. Nothing so special sa guide. And then, the item itself. So, ganito siya. I'm not sure kung gaano ito kalaki. So, let's have a comparison na lang. Teka, kunin ko yung vernier caliper ko para masukat natin yung size niya. Wait. Okay, so, sukatin natin yung diameter niya. So 112. Lagyan na natin 112. Yeah, 112 or 120, sorry, 120 mm. So in inch is nasa 4.72 or somewhere 5 inch. Okay. So ito yung saksakan niya para sa lighter. Ito, so hindi siya yung typical na home appliance. So either gagamit ka ng saksakan para sa lighter. So ang ginawa ko, ito, chinarge ko muna yung battery. Bumili ako neto yung sa adapter, parang sa lighter socket. And then kinabit ko dun sa battery yung negative at siya positive. Para gumana. Total 12 volts lang man yung motor niya. Tapos ito na siya. Kung nakasaksak. Then, ito yung speed niya. So, hindi siya masyadong... I'm not sure. Ganyan pa akong nakagamit ng buffer or polishing machine. So itong pads niya is kabit lang diyan sa isuot lang yan diyan sa parang itong bilog. So ganyan. Then, pwede lang itong ano pag tapos gamitin, pwedeng labhan tapos para itago and then para magamit ulit. So ganyan yung itsura niya pag nakabit na. Yan. So ganyan siya. So just make sure na fit lang yung
Ganyan ang itsura niya. And then the same din sa wall pad. Itong isa. Ito. So yun, ang sa unboxing, nothing so special about this. This is my first gagamit ng ganitong equipment. And then may just watching a video sa iba kung paano sila mag-buff and ganun. And then yung gagamitin pala natin na rubbing compound is turtle wax. So compound is turtle wax. Okay, and then tapos matapos natin mag-rubbing compound is applyan din natin ng wax. So turtle wax lang yung pinili ko na brand kasi trusted na sila sa pagdating sa pag-alaga ng paints sa sasakyan. So proven and tested na kung ika nga. So yun, lilinisan ko yung bike and then or yung Mio, and then pakita ko sa inyo yung pag-apply ng rubbing compound doon. Then tingnan natin yung resulta kung maganda ba siya, kung bumalik yung kintab ng top coat after ko nilihan ng 2000. Okay, so stay tuned lang. Okay, so natapos ko na siyang i-prepare. Nilagyan ko masking yung mga dapat hindi madamay. And then una tayo dun sa head cowling by section. Let's break this into section lang. And then time-lapse ko na lang yung mga process. So, pakita ko buong proseso sa paggamit ng machine. So, hopefully maganda ang result. So, stay tuned lang.
Alright guys, so natapos ko na siyang i-rubbing compound tsaka wax. So ayan ang resulta niya. So far, maganda yung parang mumurahin na polisher. So siguro mga kung score ko 10, nasa, kung 1 to 10, pero palagay na lang natin nasa 7. Value and its functionality. So it does the job naman. So let's take a closer view. Yan yung sa headlight. So front cowling. Then side cover. Yan. Then dito sa side. Then sinama ko na rin yan, binagyan ko ng wax. Okay, so yan. So tapos na tong project na to or update na to sa paint. So salamat sa panonood, and if bago ka lang, subscribe, like, share, comment. And sa mga nag-subscribe na, thank you sa suporta. And we have another successful project, DIY and review and the unboxing of the cheap polisher. So that's all for this vlog. Ride safe, stay safe, and God bless. Goodbye.